Nandito na naman tayo. So magluluto tayo ng isang Pinoy merienda. Kasi ting simple lang ito, alam kong paborito niyo rin ito. So ipapakita ko lang din sa inyo kung anong way natin sa pagluto ng banana cube. So i-prepare na natin, maplis lang ito. Sadyan na po kayo. Meron tayong 10 pirasong saging na saba. 10 pieces. So balatan lang muna natin siya. Ayan. So tanggalin muna natin siya. Tapos pinapainit ko na yung ating mantika habang nagbabalat tayo ng ating saging. So habang nagpapainit tayo ng mantika natin, so lagyan na natin ng 1/2 cup ng brown sugar. So 1/2 cup lang yan. Medyo mainit na yung ating mantika actually. So ilalagay natin ang ating mga saging. So dapat naka deep fry yan, mas maganda. So tignan natin kung kakasya ba yung ating 10 saging dito. Yan, kasyang kasya. So huwag kayong mag-alala sa mantika. Hindi naman masasayang yan, pwede nyo gamitin din yan. So ang pagluto ng banana cue is halo lang kayo ng halo para kumapit ang sugar niya. Konti lang muna yung sugar na aking nilagay kasi mamaya bago siya maluto lalagyan natin ulit siya ng asukal kasi gusto ko yung may kahit papaano may mga makakagat kayo ng mga magaspang na asukal doon sa banana cue nyo. Yun ang masarap. So ayan, sa tingin ko medyo maluluto na yung ating saging. So maglalagay ako ngayon ng 1/4 cup ng brown sugar pa. Kasi gusto ko yung medyo may makakagat tayo niyang ano. What? Pero kung ayaw nyong gawin to, okay lang. Ayan. So haluin nyo lang. So ayan, luto na yung ating banana cue. Pwede na nating ahunin yan. So tutuhugin na natin yung ating banana cue. So ayan. What? Ganda ng ating banana cue, di ba? Actually, nasyadong nahinog yung aking saging. Binili ko to ng hilaw. Eh nakalimutan kong iluto kahapon. Ayan. So ito natin lahat ng ating saging. So ayan mga kayammers, tapos na tayo sa ating banana cube. So, kala mo reporter yung... So ayan, ang ganda ng ating banana cube. Actually, na-overripe lang yung ating banana cube. What? Ayan, kasi binili ko to hilaw pa. Then kahapon ko dapat to i-vlog. So nakalimutan ko actually nag-asikaso ako ng pang-package. So ayan, kung titingnan nyo, yung ibang ginagawa nila, tinutunaw nila maiging asukal. Pero yung way ng pagkain pinasarap, yung way natin, so ganito yung gusto kong nakakain kong banana cue. Yung medyo may gaspang nung asukal, masarap kasi kinakain ng ganun. Medyo maluto siya. So tikman na natin. Medyo mainit pa to. Tikman natin. Sarap. Alam nyo, kung hindi lang to na-overripe, mas masarap to kasi medyo firm pa yung saging. Kasi medyo lumambot na talaga siya dahil overripe na. Sarap niya. Nakakamiss ng Pilipinas, di ba? So sa mga ka-OFW ko dyan, so
So, try nyo nang gumawa ng banana cue kahit wala tayo sa Pinas. Kahit pa paano, baka kain tayo ng banana cue. So, ganito lang gawin nyo. Mabilis lang. O, feel na feel nyo, domestic pa tayo. Banana cue, banana cue. So, ayun ko, pero kayo natutunan sa ating merienda today. So, try nyo yan sa mga bahay nyo. Mabilis na mabilis lang. May sukal pa. So, ayan. Mainit pa kasi. Kaya hindi ko maubos ang mabilis. Pero for sure, maubos nito. What? Ayan. Bawal magsalita ng may laman ng bibig. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa ating channel. So, huwag niyo pong kakalimutan ito at yung maliit na notification bell para manonotify po kayo kung may mga bago tayong upload. So, lagi kayo mag-iingat, mag-vitamins, magpalakas ng immune system. Okay po? So, maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli at lagi niyo tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Para po, hanggang sa muli. Sarap talaga ng may asukal ka ng agad na ano, na medyo buo po pa.